Hello, mga kamayoras. Ito po ang ating salmo. Nakita niyo po siya. Laki. Ang laki po niya. Oh. Bale, siguro mga 3 kilo po ito. Ang bigat niya. Ngayon po ay hihiwain ko po siya. Una ko pong tatanggalin ang itlog niya. Dahan-dahanin lang po natin ang hiwa para hindi masugatan yung pinaka-itlog. Ayan po yung kanyang itlog, oh. Kita nyo. Ayan po. Nakuha ko itlog sa loob ng tiyan niya. Mayroon pa po isa. Yung itlog na po na yan, ayan po yung ginagawang ikuradong. Ang Japanese rice bowl nila. Ayan. Nakuha na po natin ang buo. Ayan po siya, oh. Yung pangalawa itlog. Kanya. Laki ng atay. Oh. Hindi natin to atay. Ayan po. Ngayon po ay hugasan ko muna ito sa may lababo para matanggal yung dugo bago po natin siya ataduhin. Ayan po yung mga nakuha natin sa loob ng kanyang ano, ang itlog at saka atay ng isda. Ngayon yung sake. Ayan po. Oh, sariwan-sariwa siya. Medyo hugasan muna natin siya ng sandali. Wala po natin siya dito sa may buntot. Patuloy po natin dito sa may parte ng ulo. Ganda po niya. Oh. Ito po yung una na kalahati. Susunod po natin itong kabila naman. Putulin po natin dito. Putulin po ulit natin dito. Siya na po at hindi tayo professional na cutter ng isda, pero ayan po, maganda ko rin naman po siya nakuha. Ayan po yung pangalawa, kaya ako po nilalagyan ng towel na to para wag po siyang dumulas. Ayan, ayan po mga kamayoras, yung parting ulo kanina na biyak-biyak ko na po siya at nahugasan ko na po. Ito po ay pwedeng isigang, pwede rin po yung arajiru na tinatawag nila, yung parte ng tinik na may kasamang laman at saka yung ulo. Ayan po, malinis na po siya. Mamaya po ay lulutuin ko yan. Ayan mga kamayoras, yung kaninang pinutol kong filet, tatanggalin po natin yung tinik niya. Basta ingat lang ng mga kamay para hindi mahiwa. Siya. Ito po itong parting tinato. Masarap po ito na po siya ihaw. Lagay nyo lang na asin dahil sariwa naman siya. Ito po yung haras, yung pinakatiyan ng sake. Tanggalin po muna natin itong tinik. Gamit po tayo ng tiyani. Panghikit. Malalaki po yung mga tinik niya. Oh. Paglalagay po sa freezer, bibiyakin nyo na po siya ng ayon sa gusto nyo laki. Tapos isa-isa nyo po siya ibalot sa saran wrap at i-freezer nyo agad kung hindi nyo agad magagamit. Maglalabas lang po tayo ng ilang piraso dahil mamaya andito po ang mga anak ko, 4 kami. Kaya maglalabas lang ako ng 4 na piraso na pagkain namin. Ayan po. Ito po naman ang aking paborito. Ito po ay iihaw ko, lalagyan ko po siya ng asin. Masarap po yan. Ayan po mga kamayoras, malinis at nahiwa ko na po lahat ang isang buong salmon. Ito po yung ginagawang ikuradong, yung kanyang pinakaitlog at saka yung atay na isda. Nakakain po yan, masarap po yan.
Ito po naman yung tinik na may mga kasama panlaman tsaka ulo ng salmon. Ito po ay pwedeng gawin na sinigang o kaya ay sa arajiru na soup ng Hapon na nilalagyan ng carrots at tsaka labanos at tsaka miso. Masarap po rin yan. Ito naman po yung mga laman niya na hinihiwa-hiwa ko na. Marami po pwedeng gawing luto riyan. Ngayon po ay inilagay ko na po siyang isa-isa sa binalot ko sa sarang wrap para ilagay po sa freezer yung iba kasi hindi po naman namin mauubos lahat yan. Hanggang mamaya, mga kamayora, samahan niyo po ako. Po ay magagawa ako ng miso soup. Ang gagamitin po natin ay ang pinutol po nating ulo ng salmon, panga, at ang parting may tinik. Ito po ang gagamitin ko para sa arajiru na gagamitan ng 4 tablespoons ng miso, isang carrots, kalahating labanos, isinama ko na rin po yung talbos ng labanos, at gagamit po tayo rito ng 4 cups ng tubig. Ito po namang malamang parte ng salmon ay isnasnan ko na kanina at ito ay iihaw lang po natin siya. Mas masarap po siya ng inihaw dahil siya ay fresh. Okay mga kamera, samahan niyo ako sa aking pagluluto. Lalagyan ko lang po siya ng konting tubig na mainit para patunaw po natin yung miso. Haluhaluin lang po natin ng konti yan. Ayan po, sunaw na siya. Unahin ko po muna ilagay ang carrots at saka labanos. Pag po siya ay malambot na, saka natin po ilalagay yung isda. Tanggalin po natin yung pula. Ilalagay ko na po yung miso. Kukulin ulit po natin siya. Ito po naman parte ng malaman ng salmon ay iihaw ko po. Ngayon po ay ilalagay ko naman yung pinakatalbos ng labanos. Sandali lang po yan. Konting kulo lang po at tapos na po siya. Luto na. Ayan na po yung ating arajiru. Luto na po siya. Okay po mga kamayoras, kakain na po kami. Itadakimasu.